Lahat magkaisa tayo, huwag tayo maghilahan pababa. Tanggalin natin yung pagkakaroon ng crab mentality. Kaya po tinawag na crab mentality ang mga talangka po. Pag nilagay mo yan sa batya o sa balde, pag umakyat po yan, naghihilahan yan pababa. What's up? Mga kalahi, mga kapatid. So, ayan. Makikibideo reaction tayo sa kapatid nating si Easy Meal. Nandun sa kanta niyang panalo. Dahil sobrang hype na hype ako sa kanta na to. 5 beses ko tong pinakinggan. 5 beses din akong nag-goosebumps. 5 beses tumayo ang aking buhok sa katawan. At pati ang aking buhok sa puwet ay napatayo niya. Burnek kung tawagin. Alam nyo ba na ang burnek at pilik pata ay magkakonekta? Ayan. Subukan yung bunutin, mapapikit kayo. joke lang. So ayun, iyaano lang natin ito, bibigyan lang natin siya ng magandang video reaction. Ewan ko kung maganda ba yung mga sasabihin ko, pero ako yung humihingi ng pasensya sa lahat ng mga rappers dahil ako po yung walang karapatan para makisaw-saw sa rap, kasi ako po yung hindi naman rapper. Ako po ay isang bagong bayani ng Pilipinas, OFW. Ayan, shoutout sa lahat ng OFW sa buong mundo. Ayan. Magbibigay tayo ng video reaction. Magre-react lang ako. Base sa napakagandang kanta ni Easy Meal. Ngayon, puntahan nyo yung ano. Kinanta niya to sa Wish Bus sa Amerika ata. At meron na tong ano, laki na ng views niya. 10 million views. Parang 10 million views ata. Sa ang dami na rin nag-react dito ng mga iba't ibang lahi at sobrang hype ang nakuha niya. Sobra. Ang ganda, ang lupit. Ayan. Gusto nyo na bang pakinggan? Wait lang. Sa-setup ko lang ha. Ayan, bago ang lahat, shoutout sa lahat ng rappers. Sobrang lawak na ng hip-hop. Ayan, sa dalawang hari. Kay Late Francis M. Kay Sir Andrew. Kay Sir Arik. At sa lahat ng Flip Top Battle MC, Dunggalo. Ayan, lahat ng nagtaguyod ng hip-hop, saludo sa inyo. Silent supporter. Ayan, nakikinig ako dyan. Pero hindi po ako marunong mag-rap. Hindi po ako isang manunulat. Hindi po ako makata. Ako lang po ay nakasuporta sa inyo. Since 2010, nandun na po ako sa likod ng Flip Top. I mean, nandun, nakasubaybay na ako nung Salva Kuta Taste pa nga lang eh. Nakikinig na ako ng mga rap music, yung mga love song, hanggang sa pumutok na nga yung Flip Top. Yan, lagi pa rin ako nakikinig dyan. So, umpisa na natin. Pasensya na kayo sa tunog ha, kasi nasa press, katabi namin is press machine. Yung dagungdong, bang, bang, kung naririnig nyo eh, press machine po yan. Kasi katabi ko lang po yung kumpanya ko. Ayan, wait lang ha. Papatugtugin na natin. Easy Meal, panalo. Ayan, papatugtugin na natin siya. 5, 4, 3, 2, 1. Intro pa lang. Yung intro niya po is ano, Karinyosa. Isa yan uri ng sayaw sa kulturang Pilipino eh. Sinayo na namin yan nung elementary ako eh. Karinyosa, kung gusto niyo pakinggan, Karinyosa, search nyo lang sa YouTube. Yan, maririnig niyo ang Karinyosa. Ano man sabi niya? Mapa Bisaya, Tagalog, Bisaya o Ilocano, iisa ang ating dugo. Panalo, parang nirepresenta niya nga yung pagka-Pilipino niya dyan sa kanta na yan. At talaga namang sobrang ganda. Talagang nakaka-hype. Alam sa sobrang daming nangyayari sa Pilipinas eh. Parang hindi natin alam kung sasabihin pa ba natin na Pilipino. Pero dahil sa kantang to is parang nabuhay yung pagka-Pilipino natin, no? Panalo. Galing.
Ako po yung humihingi ng paumanhin sa inyo kung hindi ko po maibibigay yung mga nadudura niyang bara. Dahil ako po yung mangbang sa Ingles. Hindi ho ako ganun kagaling umintindi ng Ingles. Kasi nung bata ho ako, ang stand ko nun, Pilipino ako. Ang dapat kong sinasalita ay Tagalog. So, choice lang natin yun kung mag-aaral tayo ng English. Kasi para sa akin po, ang English ay pangalawang language lang natin yan. Hindi ho yan basihan para sabihin mong matalino ang isang Pilipino. Pangalawang lingwahe lang natin yan. Hindi yan basihan para sabihin mong, ang bobo mo naman, hindi ka marunong mag-English. Huwag ganun. Pangalawang lingwahe lang natin yan, mga kapatid. So, balik tayo. Bali yung nandun sa ano, nirepresenta niya yung ano, no, Olongapo. Tan sabi niya is 2200. Zip code po yan ng Olongapo. Batangapo. Game. Saka yung ano pala, parang inaangat na nga yung pagka-Pilipino natin. Biruhi mo, isang PhilAm, Filipino-America, eh, siya pa talaga yung nag-aangat sa atin. Ako ay talagang gustong-gusto ko to yung mga ganitong kanta. Talagang ito yung mga tinatangkili ko. Hindi ho ako mahilig makinig dun sa mga, ang nilalaman lang ng kanta is puro iutan, droga, o yung, alam nyo na, may mga kantang ganyan about droga, eh, hindi ko po yung pinapakinggan. Pero hindi naman po, porque hindi ko pinapakinggan, eh, huwag nyo rin pakinggan. Kanya-kanya lang tayo ng porte sa pakikinig ng musika. I love rap. Ang galing niyang mag-ano, no? Yung mata niya, yung facial expression niya, yung pagturo-turo niya, pagtingin niya sa camera, talagang kala mo veterano eh. Parang ano lang po yan eh, sa sayaw, sa hip-hop, sa cramping, cramp. Kapag ikaw po ay nagka-cramp, dapat pati expression mo kasama, kasi kung magka-cramp ka lang ng ano kaya, ganyan. Eh, parang ang baday. Pero pag sinabayan mo yan ng facial expression, yung angas talagang manggigigil ka. Yan. I love cramp. For the people who talk over songs when they claiming to listen. These bars never done. Three stars in the sun. Ay, blue, red, red, down on the flag. Sorry. Ah, may nag-chat. On, game. No, we never. Presenta niya, dugong Pilipino to. Ayan guys, no, sabi mo Tagalog, Bisaya o Ilocano. Pero ba't ganun? Nadidiscriminate yung mga Bisaya sa sarili nating bansa. Katulad ng pananalita nila, yung Tagalog, yung matigas nagiging malambot, yung malambot nagiging matigas. Tapos sa pananamit, pag sinabing baduy, ang baduy mo naman pumorma para kang Bisaya, di ba? Laging kinokonekta yung Bisaya. Bakit? Parte din po ng Pilipinas ang Bisayas. Kung latagan lang po ng mga achievement o napatagumpay, wala ho tayong sinabi sa mga Bisaya. Ako ho pag may naririnig akong ganun, kung hindi man tama yung pagkakapronounce sila, hindi ho, ngumingiti ako, pero yung pagtatawanan ko sila, hindi ho. May mga ganun akong kaibigan, pinagsasabihan ko sila. Para sa akin, ekis yun. Huwag natin silang i-discriminate. Kasi, Pilipino rin po yan. Isa sa mga lahi natin. Hey, kung inakala mong isang lingwahe lang kaya gamitin, iisipin mo lang mapapala ko ganyan ka mag-isip kay batala kasi singil utang na galing sa loob na lumutang hinain sa turon na may pusang sinain sa Ilocano. Kala ko nagmumura siya, utang ng utang. Galing, lutong niya, galing niya managalog. So, siguro to pag yung pagka pinakinggan mo lang siya, hindi mo siya nakikita, iisipin mo Pilipino to eh. Pero pag tinignan mo, PhilAm siya. Galing no? English, Tagalog, Ilocano. Kasi
pasensya na po ha, hindi ko mapapaliwanag sa inyo kung ano ba yung tamang sinabi niya, Ilocano. Pero, tinanong ko na siya sa kumpare ko kung anong ibig sabihin doon. Yan, shoutout kay Charlie, pare kay Charlie. Yan, Ilocano yan. So, anong sabi niya is, Ureng nuga imbaga kinyayo, ti ukinayo. Dito'y aklaeng pag, aklaeng ag aruray so sino ti agdayo. Tapno esang sangitam ak en intewagas. Munga payo. Nga takay kay kayatem nga patayeng kaken atoy bayo. Pasensya na guys, hindi ko kayang yung dialect nila ay sobrang hirap. Nahihirapan ako. Pero sabi sa Tagalog, ililipat ko sa Tagalog. Sinabi ko naman sa inyo, PI nyo, andito ako, nakaabang sino man ang dadayo para paluhain ako ng mga wagas mong payo o baka gusto mong patayin kita gamit itong kutsilyo. Lakas, no? Pilipino ka nga. Yan, balik na tayo. Si kayo nga amin, lahat kayo, all of you, ever since bata ako, I've been kind of discriminated in my own home country. Some say like, puti, muti, muti, soy, ay, tisoy, ay, Pinoy! Ngayon, biruin mo, no? Nadidiscriminate siya sa sarili niyang bansa. Ba, akala nyo ba ang mga negro lang ang nadidiscriminate sa kulay nila? Pati ho rin po ang mga tisoy. Ayan. Colorism. Uy, tisoy! Uy, tisoy! Bisan, ano po, may tawag pa dyan, anak araw. Pero ang anak araw po ay isang uri po yun ng sakit na albinism. Ewan ko, pakicorrect po ako, albinism ba tawag doon? Isang uri po yun na sakit sa balat. Kaya wag natin silang tinatawag na anak araw kasi sakit po yun sa balat. Parang ang hirap nilang pawisan ata. Kailangan pa nilang, hindi sila pwedeng tamaan ng araw, nakabilad sa araw kasi mahapdi. So, ayun. Stop discrimination, stop racism. Galing. Hi wishers, this is Easy Moo. For more Wishclusive videos, click here. 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 Click here to subscribe. Yan. Tapos. So, yun na nga, no? Yun na nga yung pinaka-hook ng kanta. Lahat tayo panalo. Lahat magkaisa tayo. Huwag tayo maghilahan pababa. Tanggalin natin yung pagkakaroon ng crab mentality. Kaya po tinawag na crab mentality ang mga talangkapo. Pag nilagay mo yan sa batya o sa balde, pag umakit po yan, naghihilahan yan pababa. Kaya po tinawag na crab mentality. At sana po yan ang matanggal sa ating mga Pilipino. Kapag nakita natin yung mga kaibigan natin o mga kamag-anak natin na umaangat, maging masaya tayo para sa kanila. Huwag yung porke nakita natin na ay may kaya na sila, ay mayaman na sila. Ihahatake natin pababa. Hindi kasi siraan natin, huwag ganun. Ako dumaan din sa ganyan pero hindi ho ako nainggit. Hindi ho ako nagtanim ng ano kung ano-ano man. At ginaya ko sila kung ano yung sabi ko, ang nasa isip ko nun. Kanin lang din ang kinakain mo. So kung ano yung kaya mong gawin, kaya ko rin gawin. Parang ganun. Parang tiwala lang sa sarili na wala kang inaapakan na tao para makuha mo yung mga gusto mo. Eh, kahit papano naman inabiyayaan naman tayo ng konting biyaya. So ayun, yun lang mga kapatid, no? Lupit tong kanta. Subscribe natin si kapatid na Easy Meal. Yan, puntahan nyo yung channel niya, lalo na yung wish niya,
ilalagay ko sa description box yung ano yung link nung kanta niya sa Wish, no. Maraming salamat sa inyo at sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. And kung puro kalokohan lang yung napapanood nyo sa vlog namin ni Monique, eh gusto ko rin gumawa ng mga ganitong vlog para kahit papano eh may katuturan o may matututunan yung mga kabataan sa atin. Yan, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Click ang bell notification para updated kayo. So maraming salamat dahil 1,000 subscribers na ako at konti na lang i-monetize na tayo. Thank you, shoutout sa mga kaibigan ko, sa mga Bicolano, Uragon, Bicolano, at sa mga Ilocano, sa mga rapper sa buong mundo, at mga OFW san man sulok ng mundo. Ayan. Mag-ipon lang, tiyaga. Goodbye. Maraming salamat. Peace out.